Hello mga kamarites! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Winston J. Ladera TV, ang inyong kamarites. Pag-usapan natin ngayon ang itbulaga again. Walang sawang itbulaga. May nabasa po kasi ako sa comment section, mga kamarites. Sabi doon na nung nag-anonsyo ang TVJ sa pag-alis nila sa Tape Incorporated ay timing daw sa 38th death anniversary ni Pepsi Paloma. Sa mga kamarites natin hindi nakakaalam kay Pepsi Paloma, si Pepsi Paloma ay sexy actress nung dekada 80 na kinahasa nung 1982, karoon ng rape case na pagbintangan si Vic Soto, Joey De Leon at si Richie De Horsey. At pagkalipas ng 3 taon, noong May 31, 1985, ay nagimbal ang buong Pilipinas dahil nagpakamatay daw si Pepsi Paloma. What a coincidence, mga kamarites, na same date, May 31, death anniversary ni Pepsi Paloma, at the same time, May 31, 2023, umalis ang TVJ sa Tape Incorporated. Meron din akong nabasa doon sa comment section regarding din sa Espoliarium, yung kanta na Espoliarium ng Eraserheads. Yung Espoliarium kasi, based sa aking nasaliksik mga kamarites, ay iniuugnay nila ang kanta sa TVJ, Pepsi Paloma. Ang sinulat ni Enteng at Joey Jan. What a coincidence mga kamarites, dahil yung official statement ng Tape Incorporated ay hango sa lyrics ng Espoliarium. May part doon sa last part ng official statement ng Tape Incorporated na ang pag-alis ng host ay hindi dahilan para tumigil ang pag-ikot ng mundo. Yung lyrics naman doon sa Espoliarium ng Eraserheads ay itigil muna ang pag-ikot ng mundo. Sabi ng mga kamarites natin sa comment section na what a coincidence. Ito ba ay sinasadya ng Tape Incorporated? Yung Itbulaga from RPN9, lumipat sila ng ABS-CBN Channel 2. Nung lumipat na sila ng GMA7, parang a coincidence dahil 9 minus 2 is equals to 7. At ngayon naman, nang lumipat naman sila ngayon sa TV5, yung TVJ naging TV, yung J naging 5. Naniniwala ba kayo sa coincidence? Just comment down below.